Hi, good morning. So right now, nandito tayo sa Tim Hortons. No? So breakfast lang tayo. But share ko lang sa inyo, this past few days kasi medyo naging busy tayo sa schooling. Nag-start na kasi yung class natin last Tuesday. And may class pa nga tayo nang start ng 10 a.m. Tapos kami around 9 p.m. na. So after that, medyo pagod na nga tayo. And during those days na wala akong pasok, inaalat ko yung time para mag-review dun sa driving exam ko. So right now, yun yung exactly na gagawin natin. Pupunta tayo dun sa driving test center after mag-breakfast. As of the moment, medyo kinakabahan pa rin tayo, although binasa ko na yung driving manual nila rito from cover to cover. And nag-download na rin tayo ng mga apps wherein you can take yung mga sample exam nila dito. And but of course, until na mapasa natin yung exam, that's the only time na medyo makakahinga na tayo ng maluwag. So later, share ko rin sa inyo kung ano ba talaga yung exam, kung mahirap ba siya or madali. And kung ano ba yung mga typical questions na tinatanong. And yun, samahan niyo ako later. Okay, so right now, naglakad ulit tayo ng more or less around 1 kilometer. So andito na tayo sa driving test venue. So again, as of now, medyo kinakabahan tayo. And feeling ko naman ready ako, but of course, syempre, hindi may iwasan na kabahan ka. Hopefully, mapasa natin daw ng one take lang. Kasi, yun nga, kapag nag-second take ka, magbabayad ka na naman additional $16. Pero yung application itself, hindi ko alam kung na-mention ko kanina, it's $159.75. So medyo mahal siya. And yeah, hopefully, mapasa nga natin to ng one take lang. So nandito na nga tayo, no? Pero kinakabahan talaga ako, parang high school or college lang na nag-aral ka naman pero kinakabahan ka pa rin. So napakaraming tao dito. So pina-fill out lang ako na itong form. Kailangan lang ng address, phone number, tsaka yung height ko. But yun yan, number 106 ako. Currently, nasa number 36 pa rin. So 70 pa bago ako matawag. Yes, finally napasa natin yung exam. So it took me around 3.5 hours para makomplete yung buong proseso. Dumating ako 9:30 and it's 1 p.m. na. So nagpatagal naman talaga is yung pila lang kasi nung dumating ako number 36, tapos yung nakuha kong number is 106. So parang 70 yung nauna sa akin. And yung exam naman, well, kwento ko lang, no. So tatlong beses kasi inulit yung pag-process ng papers ko. Kasi nagbigay nga ako ng certification ko from the Philippines galing sa LTO na experienced driver na ako. Pero hindi makuha nung nag-encode ng tama yung details dun sa certification, kasi ang unang kinapture niya is yung date nung validity ng current na license ko. Pero dun sa bottom portion kasi nakalagay dun kung since when ka nag-start mag-drive sa Pilipinas. So yun nga, for some reason parang tatlo or apat na beses ata inulit yung encoding sa akin. So medyo dun nagtagal. Then after that, nagbayad lang ako. Then dinirect niya ako dun sa testing center na. Yun, mabilis naman yung process, but of course, syempre nakakaba while taking the exam. By the way, yung score ko dun sa about dun sa science, 19 over 20, pero dun sa rules medyo dun tayo nahirapan, pasang awa lang, 16 over 20. Pero okay na lang, importante naman sa akin is makapasa lang at hindi umulit, kasi yun nga, may additional payment kapag hindi ka pumasa, pag nag-retake ka. So after 45 days daw ipapadala sa mail ko yung license ko. So at least right now meron na akong ID dito sa Canada. So it's just 1 p.m. dito, no. So ayoko pa kasi umuwi, and since pumasa naman tayo, celebrate lang tayo ng konti. Again, punta tayo sa Square One and siguro kain naman tayo ng medyo masarap. Ay, finally pumasa na rin tayo. And sana nag-enjoy uli kayo dito sa video natin. Thank you for watching, and I'll see you again in my next video. Bye.